kalami na ako, tis. Imo ko si gihog tilap. Sweet kayo ko. Oh. So ito yung pinapakain namin sa aming baka, mga ka-farmers na pigs. Ito yung ultra pack grower. Yan. Tapos lalagyan namin yan ng yung ginamit natin sa manok na cattle concentrate. So ito, napakabango nito mga ka-farmers. Tapos itong darak, mais na darak. Yan. Hammered corn. Siyempre, maglalagay tayo ng asin. So, yan yung asin. Tapos, tubig na. So, ito na yung inumin na ating baka, mga ka-farmers. Yan. May feeds yan sa ilalim. At napakabango yung tubig. Kukunin lang natin yung baka. Na, kalami ba na ako, oh? Na, kalami na ako, tis. Imo ko si gihog tilap. Na, sweet kayo ko, oh. Na, hotda na akong dalikdik. Yummy. Yummy, daddy. So ito po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, ito yung tinatawag na lucky cow. Lucky cow, 'di ba? So parang ang ganda lang yung kamutan ako. So napaka-itim yung dito sa likuran. Pwede kang matulog dito. So binibenta po ito ng 500,000. Kung meron pong interesadong bumili, ay mag-comment lang. Sugot pa kayo baligya.
Sugod ka ba? Balik na libon. So ito mga ka-farmers, ang tinatawag na libon. So yan, insekto pa tayo. Jesus, ka-farmers ka ba? Ka-farmers ka buhay. Itlagay na pito, may ko. Patay. My God, man. So ito mga ka-farmers, yung puno ng niyog na pinatubo natin ay ilalagay muna natin dito sa may kanal. So hindi muna natin yan lalagyan ng lupa. So bukas na yan tatabunan ng lupa dahil bukas pa ang kabuwanan o yung talagang buo yung buwan. So yun ang mga paniniwala dito sa amin. Ito namang isa, ilalagay naman natin dito sa butas o dito sa bangag. Yan. At bukas na rin yan tatabunan itong lupa. So marami-rami din yung mga niyog na nakalagay dito na tanim. So yan, tumubo na. Nandun pa sa unahan. So nakahilera ito mga ka-farmers. Yan. Ito, niyog. Hanggang dun mga ka-farmers, marami yung niyog. Hindi na tayo pupunta dun. Dito rin sa unahan. Yan. Mayroong daan kasi dito. Dito natin ilalagay yung puno ng niyog. Para naman dito sa ating palayan ay medyo ito na yung nagsisilbing bakod dito sa lupa. So yan yung ating palayan. Meron ding mga konting saging dito. Yan, puno ng niyog. Saging, puno ng niyog. Saging, puno ng saging at puno ng niyog. Meron pang isa dito. Yan. So, meron ng bunga itong saging pero maliit pa. So yan lang mga ka-farmers ang ating mga tinanim ng aking papa o yung aking tatay. 3 years ago, nagtanim ako ng niyog. 3 years later, ito na ang ating niyog na tinanim. Meron ng mga bunga, marami pa ito. Yan, mapapansin nyo. Medyo may kadamihan na yung bunga ng ating tinanim na niyog. Dalawang puno ito mga ka-farmers, ito yung isa. At ito naman yung pangalawa. So ayan, may bunga na rin sa itaas. Ang mga niyog na ito mga ka-farmers ay yung mababa lang o yung parang dwarf. So mapapansin nyo, abot kamay ko lang ang mga bunga nito. So ito mga ka-farmers, ang benepisyo na makukuha natin dito, hindi tayo kailangan gumastos ng pera para magtanim ng niyog. 3 years ago, tinanim ko ito at makikita nyo naman marami ng bunga. So ang benepisyo na makukuha natin dito is yung mga bunga niya. So meron na tayong mapagkuhanan ng mga buko at pwede natin itong kainin. So yan mga ka-farmers, ang isa sa mga magandang lesson dito ay kapag nagtanim ka, talagang pagdating ng panahon, meron ka talagang maaani. Hindi naman tayo kailangan gumastos ng malaking pera para magtanim ng kagaya nitong mga niyog. Kaya sa mga bata pa dyan ay mas mabuting mag-umpisa na kayong magtanim para sa pagdating ng panahon ay meron kayong maaaning mga bunga.